Alright, welcome back sa aking channel mga kosa. Wala nang paligoy-ligoy pa, tirahin natin to. Maraming kakaibang trip ang ginagawa ng mga tao. Maraming kakatuwang kaugalian. Yung iba nga, nakakadiri, nakakatakot, nakakapangilabot, nakakagulat. Pero sa bandang huli, talaga namang nakakamangha. Tulad halimbawa ng isang ginang sa London na habang inooperahan sa utak ay tumutugtog siya ng violin nang walang tigil. O diba, ang tindi nun. Ngayon, heto ang kwento. Isang pasyente sa British Hospital ang tumugtog ng mga komposisyon nila Mahler na isang Aleman na nabuhay noong 1860 hanggang 1911 at ni Gershwin na isa namang Amerikano na nabuhay naman noong 1898 hanggang 1937. At kagaya nga ng sinabi ko kanina, ay tinutugtog niya ang mga obra ng dalawang ito habang tinatanggal ang isang tumor sa kanyang utak. Aba, kamangha-mangha naman talaga. At isinagawa nga ito ng mga doktor o pinayagan siyang tumugtog ng violin upang masiguro ng mga doktor na ito na functional pa rin ang kanyang utak at katawan. Habang nga isinasagawa ang operasyon at masiguro na rin siyempre na hindi sila nagkamali o magkakamali sa kanilang ginagawa. Ang pangalan ng ginang ay si Dagmar Turner na isa namang 53 years old, isang British national at sumailalim sa isang operasyon upang tanggalin ang tumor sa kanyang right frontal lobe ng kanyang utak. Ayon pa nga sa mga doktor, ang pwesto ng tumor ay napakalapit sa parte ng utak na kung saan na gene-generate ang kontrol ng paggalaw ng katawan. Ang operasyon ay pinangunahan ni Professor Ashkan na isang consultant neurosurgeon sa King's College Hospital na kung saan nga habang kinakalkal ang kanyang utak ay tumutugtog siya ng violin habang tinatanggal ang tumor. Habang isinasagawa ng mga doktor ang operasyon, ay tinutugtog niya ang ilan sa mga komposisyon ng dalawang classical artist na nabanggit ko nga kanina. Plus may bonus pa nga dahil may mga awitin din si Julio Iglesias na tinugtog din niya habang inooperahan siya. Ayon kay Dr. Ashkan ay ito ang pinakaunang pagkakataon niyang mag-opera ng utak habang tumutugtog ng violin ng pasyente. Salamat ka na lang Doc kasi nga hindi wrestler yung inooperahan mo. Kung nagkataon, malamang bali-bali yung buto mo. O diba? Buti na lang, artist. Dagdag pa ni Dr. Ashkan, medyo kakaiba nga daw talaga sa feeling at experience na ito. At sa pagtatapos nga ng operasyon, sinigurado ng mga doktor na natanggal nga nila ang halos 90% ng tumor, lalo na doon sa parte nga pinakamabilis tumubo ang mga ito. And at the same time, napanatili nila ang maayos na paggalaw ng kamay ng pasyente. Okay, dahil nga sa isang matagumpay na operasyon, ay laking pasasalamat ni Dagmar Turner sa mga doktor. Dagdag pa niya ang violin ng kanyang buhay bukod nga sa kanyang profesyon. Dagdag pa niya tumutugtog na siya ng instrumentong ito mula pa noong siya ay 10 taong gulang pa lamang. Damdamin pa niyang dugtong. Ang pinaka nakakatakot daw na isipin para sa kanya ay iyong mawala sa katawan niya o sa sistema niya o sa sistema ng buhay niya ang violin. Sabi niya para na rin daw siyang namatay kapag nangyari ito. Mga kosa, mahilig ako sa gitara pero sa malamang hindi papayag ang mga doktor kung ooperahan nila ako kung sakasakali lang naman habang tumutugtog nito. Pero teka, mahilig din ako sa harmonica at drums. Ako, paano na kaya ito? Isang live band during the operation? Pero buti na lang, mahilig ako sa music. Isipin mo na lang paano pag ooperahan ni Dr. Ashkan yung mahilig sa basketball. Ako, yari na. Okay, dahil nga isang maikling video lang naman ito, tapos na. Muli ay nagpapasalamat ako sa inyong lahat sa pagbibigay ng maikling oras sa panonood ng maikling video na ito. At lagi niyong tatandaan na ang video na ito ay isang normal na YouTube vlog lamang at hindi isang libro. Maraming salamat ulit mga kaibigan.